ang sumakabilang bahay. Hindi na sana ako babalik pa sa bahay ng mga Castellano, kung hindi ko lamang naiwan ang pinakamahalagang bagay na wala pa sa loob kong iwanan na ng tuluyan sa daigdig na ito. Ang aking katawang lupa. May malaking problema nga lamang akong dinatnan pagdating ko doon. Sinimula na pala itong gibain. Halos kalansay na lamang ng dating malamansyon na bahay ang aking dinatnan. Imbes na tugtog ng isinaplakang musikang nakalapat sa malatsibibong plataforma ng isang ponograpo at halimuyak ng mababangong bulaklak mula sa isang hardin ang aking inabutan, pukpuk ng masot martilyo at ang nakasusulasok na sayaw ng alikabok ang sumalubong sa akin. Sa loob-loob ko'y bumaba na marahil ang final decision mula sa korte kaugnay ng kasong isinampa ng mga Gonzalgo laban sa panganay na anak ng mga Castellano na si Dondon mahigit 20 dekada ang nakararaan. Hindi isang malaking misteryo para sa akin na may nakuhat na ipresintang katibayan ang mga Gonzalgo na nabili nila ang lupa't bahay ng mga Castellano sa Cubao sa halagang 5 milyon. Oo, hindi ito isang malaking misteryo para sa akin, gawa ng ako rin ang nakatuklas at ang naglagay ng naturang ebidensya sa kamay ng mga Gonzalgo. Walang kamalay-malay ang ibang kapatid ni Dondon Castellano na naibenta niya ng walang pahintulot mula sa kanila ang kanilang ari-arian kay Frank Gonzalgo, tiyuhin ng isang sikat na artistang nagtratrabaho sa GMA 7. Teka. Kung ang tanong ninyo'y papaano ko naman nalaman ang mga bagay na ito, gayong patay na nga ako. Una, isang bakod lamang na may taas na 4 na piye at may kapal na 2 hollow block ang nagsilbing hanggan sa pagitan ng lupa't bahay ng mga Castellano at ng aming ancestral home dito sa Cubao. Pangalawa, bagaman nasa labas na ako ng aking katawang lupa ay hindi pa ako maaaring ituring na ganap na patay na. Sa kabilang banda, hindi na rin ako maaaring ituring pangganap na buhay bilang isang tao. Teka. Papaano nangyari ito? Sino ba o ano ba ako ngayon? Ituring na lamang ninyo ako bilang isang sumakabilang bahay. Hindi na sana nagkaganito ang aking kapalaran sa buhay, kung hindi ko pinagbigyan ang paanyaya ng bunsong kapatid na babae ni Dondon na mananghalian sa kanila noong unang araw ng bagong taon 2023. Papaano ko malalaman na ang paanyaya palang ito ay isang paanyaya ng panganib?